For DJ Rockies, Secret Files. May nangyayari sa amin ang estudyante ko kahit may girlfriend na ako. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jaime. Isa akong part-time instructor sa isang university sa Laguna. 26 years old na at wala pang asawa. Pero merong girlfriend. 3 years na kami nung girlfriend ko. Nagturo ako ng isang minor subject sa nursing section. Halos lahat sila ay babae. At 10% lang ang lalaki. Siyempre, noong first day, nagpakilala bawat isa. At tuloy-tuloy na yung normal routine ng isang guro. Discussion, recitation, reporting, at exam. Sa mga araw na dumadaan, napapansin ko yung isang estudyante ko na laging nakatitig sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Jenny. Ewan ko ba kung bakit? Siguro, may gusto sa akin to. Yun na lang yung nasabi ko sa sarili ko. At isa pa, pakiramdam ko, pwede na to. Sabi ko nga sa sarili ko, magbigay lang to ng motibo, papatulan ko talaga to. Maganda si Jenny. Matangkad, sexy, at malaki ang future. Kaya sino ba naman talaga ang hindi maa-attract sa kanya? Napansin ko din na niloloko nila ng mga classmate niya, si Jenny. Sa tuwing nagkakasalubong kami, nagtatawanan sila. Para bang tinutukso nila si Jenny sa akin. Isang araw, pag-open ko ng Facebook ko, nakita kong may message siya. Nagtatanong about sa project na binigay ko sa kanilang section. At dito na nga, nagsimula ang experience with my student. Halos gabi-gabi na kaming magka-chat ng estudyante ko. At hindi alam ng girlfriend ko na ka-chat ko si Jenny. Hindi naman niya alam yung password ko. Kaya, safe ako. At dahil sa pagiging malapit namin sa isa't isa ni Jenny, dumating yung time na nagkaroon ng long weekend vacation. November noon, nag-uwian yung mga boardmates niya. In-invite niya ako na samahan ko siya na matulog sa boarding house niya. Nagdadalawang isip pa ako noon, pero sabi ko na lang sa sarili ko, chance ko na to. After ng trabaho ko, dumiretso na ako sa boarding house na inuuwian niya. Sumugod ako sa gyera na nakalimutan kong magdala ng bala. Pero alam ko naman kung paano gumalaw. At sakto, wala masyadong estudyante sa boarding house nila. Merong mga ibang boarder
Pero kanya-kanya naman ng room. At halos iba-ibang school naman based sa mga uniform na nakita ko sa kanila. Kumatok ako sa pintuan ng room niya. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Jenny. Sobrang iksi ng shorts niya. Meron siyang suot na maluwag na t-shirt. At halata na wala siyang suot panloob. May nagising sa katawan ko. Pagpasok ng room niya, naupo na lang ako doon sa katabing kama na higaan niya. At doon nag-start na kaming magkwentuhan. Ang paalam ko nga pala sa girlfriend ko noon, nasa inuman ako with my elementary classmate. Kaya nakalusot ako. Siguro mga isang oras lang kami nag-usap. At sinabi niya na matulog muna daw kami. At doon na daw sa kama niya kami mahiga. Yumakap siya sa akin. At hindi ko na napigilan ang sarili ko. Apat na beses namin ginawa yun. Kinaumagahan, umuwi ako noon mga bandang alas 5. Pagbaba ako ng building, aba, may gate pa pala. Shucks. Nakalock pa yung gate. Tapos may camera pang nakatutok sa gate. No choice ako. Kaya umakyat na lang ako sa bakod para makalis. Ayaw ko kasing abutan ng liwanag doon sa lugar niya. Pagka-uwi ko noon sa amin, nagkaka-chat ulit kami. Kumustahan sa nangyari. Kung nag-enjoy ba daw ako? Dahil siya daw, enjoy na enjoy. Sana daw, doon uli ako matulog. Kaya naman, naulit-uli yun. 4 na tuloy-tuloy na gabi. Sa 5th gabi, doon ako nagdalawang isip. Kasi nakonsensya na ako. Yung girlfriend ko, ang alam lang niya, nasa bahay lang ako. Kaya, nang medyo magising ako, umuwi na ako. Sinabi ko din kay Jenny na hindi ako pwedeng matulog doon sa lugar niya kasi maagang pupunta ang girlfriend ko sa bahay namin. At anniversary pa namin. Ayun nga lang, nagtampo si Jenny. Hindi siya nagparamdam at bigla ko na lang nalaman na sinagot na niya yung manliligaw na student ko rin. Pero wala akong magagawa eh. Desisyon niya yun. Kaya sinubukan ko na lang lumayo. Dahil estudyante ko pa rin siya kahit nagkikita pa rin kami sa eskwelahan. Happy naman ako para sa kanya. Nagkabiruan na lang kami at sinabi ko sa kanya na, tinikman mo lang ako eh. At ngumiti lang siya. Hanggang ngayon, nagkikita pa rin kami ni Jenny. Pero bilang magkaibigan na lang. Nag-confess na din ako sa girlfriend ko. Siyempre, nagalit siya. Kaya sinuyo ko lang ulit. At naging ayos naman. Sobrang tagal ko rin siyang sinuyo. Pinangako ko sa girlfriend ko na hindi ko na uulitin yung nangyari. Sa ngayon, masaya na kami ng girlfriend ko.
At next year, plano ko nang mag-propose sa kanya. Akala ko, sa pelikula lang talaga nangyayari yung ganito. Teacher at student affair. Tunay pala ito. Nangyari pa sa akin. Ito ang aking secret file.